Gandang hapon sa inyong lahat. Oh, so magsimula na ako sa announcements kasi baka makalimot na naman ako. So, Aloft, sa Friday na po yan. Sino po dito ang pupunta sa Friday? Ayun! Ito, Saturday kayo. Okay, so... So, we encourage everyone to join sa Aloft. We were there. Kasama ako. Nakita niyo ba ako nasa bandang kaliwa ako dun sa video kanina? So... nagkakaway kami kung sakaling nakita nyo. And then, isa pang importanting announcement, sa darating po na Tuesday, we are encouraging all the hosts and all who are involved in ministries to be present here for our meeting. We will lay down some things in relation to our upcoming First Fruits and Celebration Sunday sa September 18. No? And we... praise the Lord for this campaign. Do you thank God for this campaign? Amen. No? Anim na linggo na po ang nagdaan. Can you imagine? No, na 6 weeks na at sabi nga kanina, 5 days na lang. No, five, sabi ni JR sa devotion niya kahapon, 5 days na lang at tapos na ang campaign natin. Matatapos ang last day pala ng campaign na hindi September 9, kundi September 8. Because we started... July 31, which falls on a Sunday, at ang huling araw ng campaign natin, ay sa darating na pong Thursday, September 8. May pasok ba sa Thursday? Meron? Akala ko walang pasok sa end ng campaign. may pasok ba sa Thursday? Na September 8, alam ko siya celebrate din yan ng mga... ha? Huh? May pasok ba? Immaculate Conception. Ah, December 8 yata yun. Tama ba? Birthday yung September 8. Birthday yung September 8. Tayo tayong lahat and let's begin our message, no? I'd like to read to you 1 John chapter 5 verses 1 to 5. It's the same text from this morning. Nakita ko din naman na madaming sa inyo ay nandito na kaninang umaga. So, we'll try to explain it, no, sa ano ko naman sa perspective ko. And then, will our young people remain afterwards, no? Meron kaming surprise na practice para sa inyo. Gagawin natin yan sa September 18. 1 John chapter 5, verse 1 to 5. Let me read that for you. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God, and everyone that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. By this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world but he that believeth that Jesus is the Son of God? Of God. The title of the message today is Faith That Overcomes. Shall we all bow down and pray? Panginoon, salamat po sa hapong ito. Salamat sa pagkakataong binigay niyo pang kami magkasama-sama, makinig ng iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na ikaw ay buhay na Diyos ng aming pinaglilingkuran. Ang pananampalatayang pinagkaloob mo sa amin ay buhay at ang parehong pananampalataya ang siyang kailangan namin upang gapiin ang sanlibutan, Panginoon. Salamat po sa iyong katapatan sa kabila ng lahat, Panginoon. Salamat po sa aming campaign na sa loob ng 40 days, Panginoon, nagkasama-sama po kami sa isang spiritual journey ng pagkilala sa inyo, Panginoon, spiritual journey ng pagpapatatag ng aming pananampalataya. Beyond this campaign, dear Lord, help us to live victorious Christian lives that are pleasing and glorifying to you. All this we ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Please take your seats, no? You know, 6 weeks na po tayong magkakasama sa campaign na ito. And it's amazing because every year na nagka-campaign po tayo, iba po ang pagkilos ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Ibang mga bagay ang ating natututunan sa campaign, no? And you know, this year, ang campaign po natin ay sumentro sa ilang Bible characters. You still remember who we studied on week 2? Sino bang pinag-usapan natin ng week 2? Yung week 2 natin ay faith that... hindi pala faith that. Faith brings obedience, and we looked at the story of Noah. Week 3, faith enables sacrifice, and we looked at the story of Abraham, right? And then after Abraham, we looked at Joseph and saw that faith gives endurance. Finally,
Last week, we looked at the story of Moses and learned that faith yields courage. And just this morning, at ngayon din po ngayong hapon, we'll talk about how faith overcomes. Paano ba nakakagapi, no? Di bang magandang taga, nakapagwagi ang pananampalataya? Faith that overcomes. So, we'll go to the text verse, 1 John chapter 5, verse 1. There are just three truths that I'd like to share with you this afternoon. Paano ba ang pananampalataya ay nakatulong sa atin na magwagi, no? Hindi ko alam kung anong better na Tagalog term sa overcomes, no? Pagwagi, paggapi sa kalaban, no? So, merong picture na binibigay sa atin yung 1 John chapter 5, verses 1 to 5. Sabi dito, whosoever believeth that Jesus Christ is born of God, and everyone that loveth him, that begot, loveth him also that is begotten of him. Ang ibig sabihin po nito, kung sino man daw ang naniniwala na si Jesus ay Christ, he is the Christ, he's born of God. Ang sinasabi po dito, yung born again, na-explain ni Pastor kanina, hindi ba? Ang pagiging born again, no? Nalalako, kayo ba may mga alam kayo na religion ang tawag? Uy, born again yan. Narinig niyo na ba yon? Uy, dun kayo sa born again. Alam niyo ba na ang born again ay hindi naman religion, but it is an experience. Do you understand that you are born again into the family of God? Sa John chapter 3, nag-uusap ang Panginoong Jesus at si Nicodemus. Sabi ni Nicodemus sa Panginoon, paano po yun, Panginoon, mababorn again? Babalik po ba kami sa sinapupunan ng magulang namin? Tapos, papanganak kaming muli? Pwede ba yun? They were so perplexed about the idea of being born again. Subalit, ang ibig sabihin ng Panginoon ay being born again into the family of God. Kaya nga ang tawagan natin dito, brother, sister. Diba? Tignan nyo nga yung katabi nyo, that is your sister and brother in Christ. Why? Because ye have been born again into the family of God. Hindi ba? Yun eh. Bakit yung mga katrabaho mo ba, brother, sister ba yung tawag mo? Hindi naman, di ba? Kaya brother and sister ang tawagan natin because we have been born again into the family of God. Di ba? Kaya nga merong tinatawag, tingnan nyo ah, hindi ko alam kung naka-encounter na kayo ng gantong experience. Pero halimbawa, may katrabaho ka, nalaman mong Christian din siya. Tapos ikaw, Kristiyano ka din. Hindi ba parang may kindred spirit? Meron kayong parehong pinaniniwalaan? There is a force that binds us. Di ba? Pag nalaman mong pareho kayo, kasi pareho kayong born again into the family of God. You are brothers and sisters in Christ. Now, ito ang unang punto na pag-uusapan natin ngayon. Being the children of God. No? Anak po tayo ng Diyos. Di ba? Sabi mo nga, anak ako ng Diyos. I am a child of God. No? I don't know if you've ever heard this, pero alam nyo ba na hindi naman lahat ng tao ay anak ng Diyos? Nako. Alam nyo ba ang sabi ng Panginoon? Ye are of your father, the devil. No? May anak pala talaga ng demonyo. Ye are of your father, the devil. But once we come to know the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, we become the children of God. Now, ito yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Verse number 2, 1 John 5, 2. Can you read this for me? 1 John 5, 2. Ready? Go. By this we know. Okay. Gusto ko magbigay ng premise doon sa title na Faith That Overcomes. And this is the first premise. The consequence of loving God. Ano daw ang consequence ng loving God? No? Anong consequence ng loving God? By this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. The consequence of loving God is keeping His commandments. May tao kayang magsasabi pag tinanong ko kayo, mahal mo ba ang Diyos? Karamihan ng tao sabihin, yes, hindi ba? Meron pa magsasabi na hindi ko mahal ang Diyos. Pero, ang sabi ng Bible, kung sino daw ang totoong umiibig sa Diyos, ay yung daw mga sumusunod sa kanyang mga utos. Ibig sabihin, pag sinabi pala natin, uy, I am the child of God. Pag sinabi natin, uy, I am born again in the Lord Jesus Christ. The consequence is keeping His commandments. I remember many years ago, pag nagtatanong si Pastor Ruben, ano daw yung pinakamatayog na characteristic ng isang simbahan? Pinakamataas, importanteng characteristic ng isang simbahan. And he would often explain to us that the most important characteristic of the church is obedience, pagsunod. Ibig sabihin, hindi mo pala pwedeng sabihin, I love the Lord, tapos hindi ka sumusunod sa Kanya. The consequence of loving God is keeping His commandments.
And 1 John chapter 2 verses 4 and 5 tells us, "He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar." Yan ang sabi ng Bible. 1 John chapter 2 verse 4. And verse 5, "But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him." Ang sabi ng Bible, pag sinasabi mo daw na mahal mo ang Diyos, pero hindi mo naman sinusunod ang utos niya, ano daw tayo ay mga sinungaling. Okay? Pag sinasabi natin na, "Oh, mahal ko ang Panginoon. I love the Lord." Sometimes, you know, we have to check our hearts whether we are here because we love the Lord or we are here because of some other reason. Sabi ng Bible, when we say we love the Lord and we keep not His commandments, we are liars and the truth is not in us. Nakakatakot, no? Sapagkat minsan, pag tinignan yung mga katabi nyo, di ba mukhang mabait? Madaling manlin lang eh. Di ba? Di ba pupunta tayo dito, magde-dress up tayo ng ganyan. Di ba? Pinag-iisipan nyo ba yung outfit nyo pag Sunday? Ay, hindi masyado. Di ba? Parang ganyan lang, I woke up like this, ganon. Naroon mo tayo, ha? Pinag-iisipan mo kung anong itsura mo, anong buhok mo, anong isusuot mo. Tama ba? Pinag-isipan nyo yan. Correct? Pero, sa harapan ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ha, kahit anong postura natin, when we keep not His commandments, it doesn't mean that we love the Lord. Pag hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos, hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo ang Diyos. Sabi ng Bible, "Whoso keepeth His word." Hindi ibig sabihin na kung sino yung nagsasabi. "But whoso keepeth His word, in Him verily is the love of God perfected." So it's about keeping God's word. You know, noon, when we are sharing the gospel, sinasabi namin kung minsan, no? You know, kung merong isang video cam na nakikita lahat ng ginagawa mo, as in 24/7, lahat ng ginagawa mong kasalanan at pagkakamali, ba't nakakahiya sa harapan ng Panginoon? Di ba? Nakakatakot if there is a video cam that watches you 24/7. Isn't it fearful? Di ba't nakakatakot? Sapagkat we know na may mga pagkakataong hindi tayo nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. And yet, it is the requirement, it is the consequence of loving God, keeping His commandments. Are there times when you doubt your own salvation? Amen? Di ba't kung minsan nagda-doubt ka, "Panginoon, ligtas ba talaga ako? Panginoon, kilala ba talaga kita?" Kasi ang sabi sa atin ng 1 John 3:18, "My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Hereby we know that we are of the truth and shall assure our hearts before Him." Alam mo ba, pag ikaw mananampalataya, pag ikaw ay tunay na mananampalataya, tapos hindi ka nakakasunod sa kalooban ng Panginoon, hindi ba't nababagabag ka? Tama ba? Pag alam mo may nagawa kang mali bilang isang mananampalataya, hindi ba't nababagabag ka? Yan ang trabaho ng Banal na Espiritu, eh. Binabagabag ka niya. Because the consequence, again, of loving God and knowing God is keeping His commandments. Now, many of you are young people. Pag may ginagawa kang isang bagay na alam mong labag sa kalooban ng Panginoon, pero hindi ka nababagabag, there must be something wrong. What's important for us to understand is that if you truly know the Lord and if you truly love the Lord, you will keep His commandments. Amen ba? Tama ba yun? That is the consequence of loving God. At alam nyo ba, pag ikaw ay namumuhay in obedience, sabi dito, it shall assure our hearts before Him. So minsan pala, yung doubt natin sa kaligtasan natin ay nanggagaling sa lifestyle natin na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Di ba kapag meron kang kasalanan na hindi mabitaw-bitawan at lifestyle mo na siya, hindi ba't nagbibigay ito ng doubt sa'yo? Totoo ba yun? That's right. Because we all understand that if we truly know the Lord and if we truly love the Lord, we will keep His commandments. Whether or not there is someone looking, hindi ba? Correct? Naalala ko dati, meron akong kaledsi, no? Tago natin sa pangalang Jose. Hindi ko alam kung... Hindi si Jose, no? Meron akong kaledsi. Tapos, mga YP namin dati nag-aaral sa San Joaquin Kalawaan High School. At syempre ako, college ako nun, pauwi ako sa Sakayan, no? Nakita ko sa may Sakayan, nakita ko bumibili sa tindahan. E di syempre tayo, pag nakita tayo sa labas, di ba masayang magkita sa labas?
o hindi kayo masayang makita tayo sa labas. Nakita ko siya, syempre pinuntahan ko. Pinuntahan ko, tapos kinalabit ko. Nagkataon, yung pagkalabit ko sa kanya, bumibili pala siya ng sigarilyo. Hiyang-hiya siya. Hiyang-hiya siya. Di ba? Now, ang punto ko dito, alam niyo yung obedience natin, hindi siya nakadepende sa kung sino lang yung kasama natin. Di ba? Hindi naman si Joshua ang huhusga sa atin sa Judgment Day. It is the Lord who will judge us. Di ba? At alam natin sa puso natin na ang consequence ng pagkilala at pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa kanyang utos, may nakakakita man o wala. Di ba? Sabi nga nila, ikaw ay kung sino ka kapag wala kang kasamang kahit sino. You are who you really are when you are alone and nobody sees you. Totoo ba yun? You know, hindi ko alam kung maintindihan nyo to, pero one of the things that we believe in is the depravity of man. Ibig sabihin, ang tao talaga ay may angking kasamaan. Tama ba? Kahit ba, Kuya Abel, yung isang tao na kala mo ang bait-bait, di makabasag pinggan. Naku, mas matindi pa minsan yung mga ganun. Di ba? Pag sa church, actually, minsan nga nagugulat ako kasi, alam nyo mga kabataan ngayon, pag sa social media, parang ibang tao. Nakakita na ba kayo ng ganun? Pag sa Facebook, parang ingay-ingay, kung ano nung sinasabi, kung ano nung pinupost. Pag nakita mo in person, di naman makabasag pinggan. Oh, no, magde-deny. Wala akong pinapatungkulan na tao. Pero may ganyang phenomenon kasi ang mga tao talaga, pag sa social media, parang nade-depersonalize, parang di ikaw yun. Parang doon mas nakakapag-express freely yung ibang tao. Di ba? Kaya nga nakakatakot eh. Okay? Baka i-accept nyo na ako sa mga posts nyo sa Facebook, ha? Nakikita ko pa din yan. So, ang ibig ko lang sabihin, kung minsan, it is frightening, diba, mo magkakasama tayo dito. Akala natin nagkakaintindihan tayo, pero ikaw pala deep inside, meron kang ginagawa at alam mong meron kang lifestyle. Ang lifestyle mo hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. You don't understand that loving God goes beyond the four walls of this auditorium. Loving God takes a life of obedience. The consequence of knowing and loving God is keeping His commandments. Madali bang sundin ang commandment ng Panginoon? It's not. You know, the Apostle Paul in Romans chapter 7 verses 22 to 25, and I want you to read this for me. Medyo mahirap intindihin, but I'll walk you through the interpretation of this verse. Romans 7, 22 to 25. Can you read it for me? Ready? Go. For I delight in the law of God after the inward man. Oh, explain ko ulit. Alam nyo ba bilang mga mananampalataya, meron tayong dalawang katauhan? Dalawang kalikasan? Okay? Alam nyo ba si Venom? Ganun ba si Venom? Tama ba? Hindi nyo alam yung Venom. Si Sukuna. Hindi nyo din alam. Alam nyo mga references ko? Ay, alam. Okay? Si Sukuna tsaka si sino yun? Itadori? Ha? Itadori, tama di ba? Yung mga may edad, di nyo alam yung pinag-usapan namin. Nung naligtas tayo, meron tayong dalawang kalikasan. At ang sabi ng Bible, I delight in the law of God after the inward man. Tama ba to? Sabihin, kung tatanungin kita ngayon, logically speaking, bilang isang ligtas na anak ng Diyos, gusto mo namang sumunod sa Diyos eh. Tama ba? Baka mali ako ha. Meron naman tayong desire na sumunod. We delight. We are happy about the law of God after the inward man. Tama ba? Pero ito ang problema. Verse 23. Ready? Go. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing it into captivity to the law of sin which is in my members. Ang hirap intindihan, no? Sabi niya, ako gusto ko namang sumunod sa Diyos, pero ang katawan ko parang may sariling buhay. Naintindihan niyo ba ibig sabihin? I see another law in my members, warring against the law of my mind. Sa isip mo, alam mo namang mali itong gagawin ko eh. Na-experience nyo na ba to? Alam ko namang mali yung gagawin ko eh. Warring against the law of my mind and bringing it into captivity to the law of sin which is in my members. Very classic struggle of a Christian. Di ba? Ano ang law of my mind? For example, alam ko naman na Sunday, kailangan nasa church ako. Kaya lang ginising ka. Ano ang law of your members? Kulang pa ako sa tulog eh. Kailangan kong matulog. Di ba?
O kaya, ay, kailangan kong, ay, alam ko naman na, oh, na kailangan mag-diet, sabi sa Bible. Kaya lang, ang sarap ng milk tea. Okay? The law of my members. Hindi ba? The law of my members. At lagi yung naglalaban. Laging naglalaban. So, we understand that the consequence of knowing and loving God is keeping His commandments. Pero alam din natin na mahirap gawin yun. There is a struggle within. And you know what the Apostle Paul says in verse 24? O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Minsan alam niya frustrating. Have you ever gone to a point when it's so frustrating because you want to follow the Lord, but you always end up a loser? Sabi ni Apostle Paul, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Sino bang makakatulong sa akin? You know, sometimes it's just, you know, nice to say and sing, Panginoon, dumating ka na. Sapagkat nakakapagod magkasala, hindi ba? It is so tiring to live in this body of death. You know, I look at you today, syempre hindi ko naman kayo nakikita 24/7. Pero alam ko, nakatulad ko, meron din kayong mga struggles. Amen? Tama ba? And sometimes it's so frustrating because we always end up losers. And yet the Bible tells us that by faith we can overcome. That's the topic today. This is the premise. That there is a different law within us and there is a struggle. A very difficult struggle. Ano ba susundin ko? Kung anong tama o kung anong sinasabi ng katawan ko. It's difficult. Verse 25, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. So ano po ang consequence ng pag-ibig at pagkilala sa ating Panginoon? Mamuhay ng may pagsunod. But the Bible recognizes the fact that it's not easy. Mahirap sumunod. And which leads me to my second point, the challenge to overcome. The challenge to overcome. Kasi ang sabi sa atin ng 1 John 5:4, for whatsoever is born of God, overcometh the world. Whatsoever is born of God, overcometh the world. Alam niyo ba, we cannot love both God and the world. Mahirap po yun. We have to overcome the world. And I'd like to use the same verse that was used this morning, 1 John chapter 2, verses 15 to 17. 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Pakibasa nga po, verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. The Bible says, love not the world. Ano ba ang world? Ito na yon, verse 15. Verse 16, sabi dito, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Ito po sa verse na to, dinescribe sa atin ano ba ang sistema ng mundo. Pag sinabi ng Bible na love not the world, ibig sabihin huwag mong mahalin ang sistema ng mundo. Ano ibig sabihin ng lust of the flesh? Desires, pita ng laman sa Tagalog. Lust of the eye, pita ng mata. Pride of life, karangyaan sa buhay. Huh? Yan ang ibig sabihin ng pride of life. So ang sabi ng Bible, huwag mo daw mahalin ang mundo. Ang hirap kaya nun. Tama ba? It's hard not to love the world. Hindi ba? Alam nyo, I remember our fathers and our forefathers, pinakaninuno natin, si Eva at Adan. Nasaan nakatira si Eva at Adan? Sa Garden of Eden, Garden of Eden. Sa Garden of Eden ba may pagkain? Meron, di ba? Meron. I think masaya, sa Garden of Eden, they were in the very presence of God. Alam niyo ba yon? Pero one time, sabi ng Panginoon sa kanila, pwede niyong kainin lahat ng prutas dito, maliban doon sa mangga. Yun ang sabi ng Panginoon. Ha, mangga ba yon? Maliban doon sa fruit of the knowledge of good and evil. Pero, ito ang sinabi ha, sa Genesis chapter 3, wala sa kodigo ko. Genesis chapter 3, hula tayo. Genesis chapter 3, verse 10. Verse 6 pala. Genesis chapter 3, verse 6. Sabi ng Panginoon, ay pwede mo kainin lahat.
Anything you want. Gusto mo ng guyabano? Pwede. Gusto mo ng saging? Pwede. Gusto mo ng kung may milk tea nun, I think pwede. Okay? Pero maliban saan? Sa? Hindi. The fruit of the knowledge of good and mangga talaga. Of good and evil. Hindi yung apple ha. The fruit of the knowledge of good and evil. Pero ito na. Sabi dito, when the woman saw that the tree was good for food, lust of the flesh, gutom. Di ba kung minsan sa gutom na nakakaroon din po ng mga temptation? Remember si Esau? Kilala niyo ba si Esau? Yung kapatid ni... Nino? Dalawa. Anong, sino si Esau? Kapatid ni Jacob. Kapatid ni Jacob si Esau. Di ba gutom na gutom si Esau? Di ba? Si Esau, gutom na gutom siya. Binenta niya na yung birthright niya. Sige na, Jacob, ikaw na panganay. Gutom ako eh. Alam niyo ba yon? Di ba? Dahil lang gutom siya. So, lust of the flesh. Biro mo, sabi ng Diyos, huwag ka pupunta dyan. Huwag niyo kakainin yan. Pero sabi ni Eve, parang ang sarap namang kainin itong prutas na to. Nangungusap, sabi ni Eve. Okay? The tree was good for food. Di ba? Nakakaakit. Gutom siya eh. Biro mo, ang daming prutas, pero pipiliin niya talaga yung bawal. But ganun, no? Good for food that it was what? Pleasant to the eyes. Panginoon, bawal. Ang sarap tignan. Pleasant to the eyes. Diba? And a tree to be desired to make one wise. Lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Anong ginawa ni Eve sa kanyang karupukan? She took of the fruit thereof and did eat and gave also. Nandamay pa. Kinain niya na. And gave also unto her husband with her. And he did it. That's the struggle, no? The challenge is to overcome the world. Si Eve, nakita niya. Alam niyo, may makikita kang bagay sa mundo that will be good for food, pleasant to the eyes, to be desired to make one wise. Di ba, hindi naman lahat ng desire natin, tama? Sabalit ang challenge, how to overcome the world. You know, many of you here are young people, no? Marami sa inyo dito na high school, college students. And it is so enticing to try different things, hindi ba? It is so enticing to try different things. Lalo na pag nag-college ka, tas malayo sa bahay nyo. Ay, di ba? Kaya nga lungkot ng mga college students ng online eh. Di ba? Wala silang na-experience. Di ba, Kay? Yung mga sayang, di ba? Oo. Pero alam nyo ba, hindi ba't pag na-expose ka sa mga ganyang bagay, maintindihan mo eh. Lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Pride of life. Alam nyo, kung minsan, akala natin itong mga bagay-bagay na to, siguro pag nagawa ko to, magiging masaya ko. May ganun ba kayong feeling? No, while I was preparing for this message, habang nandyan kami kanina, nabasa ko yung post ni Heart Evangelista. Kailan niya ba si Heart Evangelista? Sino siya? Si Heart, di ba? Isa siyang crazy rich Asian, di ba? I mean, kung gusto niyo ng mayaman, yan ang sample ng mayaman. Bumibili ng mga damit na million-million, di ba? Now, ito yung post sa ano ha, ito ay news. Sabi niya, I am not going to deny that I've been going through some personal struggles. I feel a lot of pressure in my life. Basically now, I'm really in search of just being happy. Well, can you imagine? Someone who has everything is not happy. Can you imagine? Someone who has everything is not happy. Above average naman looks ni Heart, di ba? Lamang lang si Francine ng ilang ano, pero, I mean, pero si Heart Evangelista, tama ba? Above average looks nun, di ba? Ang ganda nun eh. Mayaman ba siya? Married. Mayaman. Parang lahat ng bagay meron siya, hindi ba? Subalit, anong problema niya? Ano lang ang desire niya? Maging masaya. Lamang ka pa. Kung masaya ka ngayon, lamang ka pa. Di ba? You know, at the end of the day, when you look at the pursuit of man, ang gusto lang ng tao, ultimately, ang tao talaga gumagawa siya ng mga bagay-bagay para ultimately maging masaya. Hindi ba? Bakit ka nag-aaral ng maigi? Para makakuha ka ng magandang grades? Para ikaw ay sumaya. Di ba? Bakit ka nagtatrabaho? Para kumita ka ng pera, mabili mo yung mga gusto mo, para ikaw ay maging masaya. Tatrabaho ka para may pakain sa pamilya mo,
para kayo ay maging masaya, matupad ang mga pangarap para kayo ay maging masaya. Yun lang ang pursuit ng tao. 'Di ba? Ganun ka simple ang pursuit ng tao. 'Di ba? Pero alam niyo ba na bilang mga mananampalataya, we are called to pursue things beyond that. Sabi ni C.S. Lewis, if I find in my heart a desire that cannot be met by anything in this world, it must be because I was made for another. Ibig sabihin, kung meron kang desire sa puso mo na hindi ma-meet ng kahit ano, aba, ginawa mo na lahat, you've tried riches, you've tried fame, you've tried everything, di ka pa din masaya, it must be because your heart is searching for God. It must be because there is a God-shaped hole in your heart that can only be filled by Jesus Christ. Alam nyo, we are at a time, napaka-dangerous ng panahon natin ngayon. Hindi ba? Napaka-dangerous ang ating kapanahonan ngayon. We live in a postmodern world. Ano ibig sabihin ng postmodern world? Lahat ng klaseng paniniwala tolerated. Di ba? People believe in self-determination. Pag sinabi ko, I'm a cat. Napanood ko nga sa FB Reels, meron baby, matanda. Feeling niya baby siya. Alam niyo ba yon? Nabasa niyo na ba yon? Napanood niyo ba yon? Yung mga baby na matanda. Tapos may daddy sila. Oh my God. Yung matanda talagang bihis baby, naka-diaper. Ganon ka lupit ang tao. Ang sabi ng Ecclesiastes, God has made man upright, but he sought out many inventions. Ang dami na invento ng tao. Meron pa ako naalala, sumali sa X Factor. Sabi, ano ka? I'm a doll. Sabi niya, napanood niyo ba yon? Kulang kayo sa panonood. Hindi niyo napapanood yung mga sinasabi ko. I'm a doll. People right now are allowed to determine themselves. Sa DepEd nga ngayon eh, kung halimbawa, si Chad gusto niya magdamit babae, papasok sa school, bawal pigilan. Alam niyo ba yon? Yan yung bagong memorandum eh. We live in a dangerous time. Man is seeking many inventions. Galit ka ba? Napakadaming iniimbento ng tao. At pag ikaw mananampalataya, you are not careful, instead of overcoming the world, you will love the world. You will love the world. The lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. This is a very important topic, not only for you, but more importantly for us. Napakahirap, hindi ba? Napakahirap. Sabi ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy 2:4, no man that warreth. Alam niyo ba, tinawag tayo sa isang war. Kaya nga overcome eh. Alam niyo ba, pag tinatanong kayo, minsan no, meron sa aming nag-sort of soul winning sa may UP. Sabi nung lumapit sa amin, alam niyo ba kung sino ang nagpupuno, that's a term. Ibig sabihin, who is leading this world? Alam niyo ba na itong mundong to, we are in a world whose God is not the Lord. Hindi Panginoong Jesus ang namumuno sa mundong ito. The God of this world, sabi ng Bible, is Satan. The prince of the power of the air. Alam niyo ba that we are in enemy territory? Narinig niyo ba yon? Alam niyo ba that we are in enemy territory? We are a guerrilla group. Ganun ang imagination dito. We are a guerrilla group. Halimbawa, panahon to ng gera, tayo ay mga nag-reconnaissance sa lugar ng kalaban. Tayo ay pumupunta. Imagine nyo ha, itong mundong to, ito ay teritoryo ng kalaban. Kaya nga, pagbukas mo ng cellphone mo, nakita ka ba ng tungkol sa Diyos palagi? Hindi naman, di ba? Pag pumunta ka sa school, tungkol ba sa Diyos ang mga bagay na pinag-uusapan? Hindi. Di ba? We are in enemy territory. Just so you won't forget, we are in enemy territory. We are like secret agents. Alam nyo ba yon? We are in enemy territory at unti-unti, kinakalaban natin sila. Nagsasoul win tayo para dumami tayo. Sabi ng Bible, no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life. Biruin mo, kalaban natin ang sanlibutan, nakisali pa tayo. Alam nyo ba ibig sabihin ng entanglet? Binubuhol mo yung sarili mo sa sanlibutan. Biruin mo, kalaban natin ang sanlibutan, tapos binubuhol mo ang sarili mo sa sanlibutan. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who had chosen him to be a soldier. Number two point that I mentioned is this, the challenge to overcome. Sabi ko kanina, the consequence of loving God, the challenge to overcome the world. The challenge to overcome the world.
Sabi ko kanina, lahat tayo within us may dalawa tayong nature. The old nature and the new nature. There was this man na may dalawang aso. Isang puti, isang itim. At alam kong bawal to, pero sa lugar nila tuwing Sabado, yung dalawang aso, dadalhin niya sa bayan, tapos paglalabanin, magtatalpak yung mga tao. Yan, okay? Wala pang online nung panahon nila, so in person to sa plaza. Ngayon, siya may-ari ng dalawang aso, di ba? Tapos pagpupustahan yung mga tao. Pag gusto niyang manalo yung itim na aso, ang gagawin niya, papakainin niya yung itim na aso, gugutumin niya yung puti. Pag gusto niya namang manalo yung puting aso, gugutumin niya yung itim na aso, papakainin niya yung puti. At nangyayari nga, pag gusto niyang manalo yung puting aso, di ba napapataya? Pero siya, lagi siyang panalo kasi yung pinapakain niya, yung malakas, yun ang panalo. Anong punto dito? In our hearts, in our lives, meron tayong dalawang kalikasan. Kung sino ang mas finifeed mo, siyang nananalo. Biruin mo, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pagising natin, ano ang laman ng isip natin at anong una mong binubuksan pagising mo? Cellphone, no? Para mag-pray, tama ba? Mag-check ng devotion kung na-post na ba niya. Ha? Biruin mo, day in and day out. Day in and day out. Pag tayo ay nagbukas ng cellphone, anong una mo i-check? Mata. Una mo i-check yung devotion na pinost ni Ate Ava. Mababait nyo eh, di ba? Uy, 7 p.m. na. Talagang yung video ni Joshua, talagang 16 yung nakapanood. Out of 108. No? Hindi like yun, ha? Scene yung tinignan ko, scene by 16. Napakabilis talaga. Can you imagine, paano tayo lalakas spiritually kung day in and day out, ang pinapakain natin ay yung laman natin? Sabi ng Bible, di ba? No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life. Ang ibig sabihin ng entanglement ay yung bang nakatali, nakagapos ka. At kung saan ka nakagapos, saan ka dikit, yun yung laman ng isip mo. And I am not an exemption to this. I am not an exemption to this. But you know what? Praise the Lord, we have a church like this that shelters us. A church like this that teaches us. Hindi ba? Yung mga nagde-devotion daily, mahirap yun, ha? Mahirap yun. Magpre-prepare pa, mag-video, tapos hindi nyo papanoorin. Gabi na. Pag yan, na-discourage, wala ng campaign. Importante yun. That we feed the inner man. We feed the spirit. Yan po ang mahalaga sa atin para tayong makapagwagi at ma-overcome natin ang sanlibutan. And again, it's not easy, 'di ba? Kasi ngayon pag sabi ko pag bukas mo ng cellphone mo sa umaga, you know, I try to control myself. So pag hindi mo talaga kinontrol ang sarili mo, TikTok, 'di ba? All sorts of things. Correct? Talaga naman 'no. TikTok, Facebook, yan ang mga laman ng ano natin eh. Padaanin niyo din dun sa daily devotion. I think the point is that we must strengthen the inner man. If you want to overcome the world, you know, sabi ko kanina, we are in enemy territory. Galit na galit tayo sa mga pulis na malaki ang tiyan at di nagpapakita. Pero tayong bilang mga sundalo ng Diyos, kuminyan sa atin, obese na sundalo. Hindi gumagalaw eh. Diba? Yung iba sa atin, may sakit na. So as Christians, we ought to strengthen the inner man. The spiritual man. Sabi ng Bible, bodily exercise profited. Anong sagot? Profited? Oh, galing ito rito. Batalaga. Bodily exercise profited little. But godliness is profitable to all. Kung tayo nga, di ba may mga bagay tayong consistently ginagawa, pero maliit lang ang benepisyo. Nag-aaral ka, mahalaga yan. Mahalaga yan. Mahalaga mo mag-aral. By the way, dapat lahat kayo may honor next year. Aakyat kayong lahat sa baccalaureate. Tanggal pag hindi ano. Joke lang. Bodily exercise. But it's so nice, you know, to see the grace of God in our young people. Last week, napakadaming na-awardan sa inyo. Praise God for that. No? Bodily exercise profited little. I dare say, studying profited little. But godliness is profitable to all. Overcome the world, young people. Minsan nakakalungkot lang, pag minsan tayo mga mananampalataya, biruin mo, nandito tayo pag Sunday, magkakasama tayo, pero pag sa labas at nasa Facebook na, parang yung hilat siya ng bibig, yung mga salitang lumalabas, parang di ko to kasama sa church.
It is a process. Hindi ko naman kayo kinokondem, ha? Hindi ko kayo kinokondem. But take this as a rebuke and a reproof from the Word of God. Before we say something, before we do something, remember, you are called to overcome the world, not to love the world. Sometimes when we see things being done by people, iniisip mo, ngayon nga, nagugulat ako, di ba, parang madaming... Noon, ang image model na tinitignan ng mga tao, artista, di ba? Pag nakita mo in person yung idol mong artista, sobrang sayo ng mga tao. Napanood ko yung Between Walang Ningning kasi mga magulang ko, sinasamahan ko manood. Nanood sila ng Between Walang Ningning. Alam niyo na ba yon? Alam niyo ba yon? Noon, uso pa. Alam ko si Ate Nery, ito nagpunta pa sa bahay ni Maricel Soriano eh. She loves the world. Ito sa Between Walang Ningning, si Sharon Cuneta, idol niya si Sherry Hill, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Doon sa Between Walang Ningning, pinupuntahan pa. Ganon katindi. Ang kanyang entanglement, ang kanyang pag-ibig sa kanyang iniidolo. Ngayon, wala nang ganon. Hindi na masyadong influential mga artista ngayon eh. Ano na yung, sino na yung mas titignan ng mga kabataan, ng mga tao? Online influencers, hindi ba? And when an online influencer says, I don't believe in God, then those people who believe in God would question, totoo ba ang Diyos na pinaniniwalaan ko? Sabi nung ni Pastor kanina umaga, di ba? Ano sabi ni Pastor kanina umaga? Ha? Doon sa si Brian Boy, no? Who is an influencer, di ba? And parang nakapanood ako ng isang post noon minsan, all the signature items, di ba? Lahat ng mamahalin, di ba? And yet the Bible says, the fool had said in his heart, there is no God. You know, Ravi Zacharias published a book which is entitled, Jesus Among Other Gods. Ano ba ang pinagkaiba ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesus? Sometimes, you know, sinasabi ko na bilang mga anak ng Diyos, there must come a point in your life when the faith of your parents become your own faith. Ang ibig ko sabihin ganito, madami sa inyo, uy, dinala kayo ng magulang nyo dito. Sino ang nandito kasi naimbita ng magulang? Walang choice. May iba naman naimbita ng kaibigan. Okay? Iba-iba. Pero kung minsan, ang nangyayari, yung pananampalatayang binubuhay mo, hindi mo talaga pananampalataya. Kaya pag sinasabing si Jesus, hindi mo siya kilala. Pananampalataya ng magulang, pananampalataya ng kaibigan. Subalit, there must come a point in your life when this faith becomes your own faith. Itong pananampalatayang to ay magiging tunay mong pananampalataya. Hindi ko yan kayang ibigay sa'yo. I cannot give you that faith. But if you truly have that faith, then that faith will enable you to overcome the world. Alam nyo, we are at a time when a lot of people believe in all sorts of things. Madaming idols, madaming Diyos-Diyosan, madaming iba't ibang klase ng relihiyon, madaming iba't ibang klase ng paniniwala. But you know what? This leads me to my last point for this message. The certainty of our victory. Because the title is Faith That Overcomes. The certainty of our victory. 1 John 5:4 says, whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcome the world, even our faith. Sabi ng Philippians 2:9, itong gusto kong tandaan nyo, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Jesus among other gods, Jesus has the name above every name. And I want you to remember this. Madaming taong nagsasabing hindi sila naniniwala sa Diyos. But this is the promise of the Bible. I want you to remember this. That at the name of Jesus, verse 10, every knee should bow. Kasama ba dito yung mga atheist? Kasama ba dito yung mga taong naniniwala sa Diyos? Kasama ba dito yung mga tao na may ibang paniniwala, ibang Diyos yung pinaglilingkuran? Sabi dito, that at the name of Jesus, one day, the Lord Jesus Christ will show His supremacy over all. That at the name of Jesus, every knee shall bow. Of things in heaven, and things in the earth, and things under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ibig sabihin, mga minamahal, mga kapatid sa pananampalataya, our victory is certain.
Although our victory may not be apparent, parang di mo makita, magtatagumpay pa ba ako dito sa struggle na to? Magtatagumpay pa ba ako sa kasalanan na to? Magtatagumpay pa ba tayo dito sa mga, sabi ng Bible, the gates of hell? Sa gawa ng kalaban, magtatagumpay. They have many people who don't believe in God. Diba sabi ko nun last week yung psalmist? The people who don't believe in God, parang sila pa yung pinagpapala. Parang sila pa yung mas may makapangyarihan, mas may impluensya sa mundong to. Sabi ng Bible, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Our victory is certain. Isipin mo, sa dami ng masamang nangyayari sa mundo, nasaan ang Panginoon? Nasaan ang Panginoon? Anong ginagawa ng Panginoon sa dami ng evil na nangyayari sa mundo? Para bang iniwan na tayo ng Panginoon? But no, the Lord Jesus Christ has promised that He will come again. And how we long for the Lord Jesus Christ to come. Amen? Gusto niyo na bang bumalik ang Panginoon? You know, I have long, no, been waiting na bumalik na ang Panginoon. How sweet it will be when we be with the Lord Jesus Christ. Amen? No more waking up early in the morning to take a shower and go to work. Amen. No? No more modules to finish. Amen. No more overtime work. Di ba? Hindi niyo ba gustong makita na ang Panginoong Jesus? No more worries, no more pains, no more tears. Our victory is certain. The Bible says. And now I long to see the day when we see all these people who deny the Lord Jesus Christ bow their knees and confess that Jesus Christ is Lord. Only when that time happens, it will be too late for many of them. Faith that overcomes. You know what is the final enemy? Ano ang pinakamatinding kalaban ng ating pananampalataya? Do you know what is the final enemy? The final enemy is none other than death. The Bible says in 1 Corinthians 15:51, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. Pag sinabi ng Bible na we shall not all sleep, sabihin, di daw tayo lahat mamamatay. Sino dito ayaw mamatay? Ako, ayaw ko ding mamatay. Pwede lang eh, di ba? Sabi ng Bible, hindi tayo lahat mamamatay, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. Yung mga namatay, na naniniwala sa Panginoon, they shall be raised incorruptible, and we shall be changed, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Faith that overcometh the world. The final enemy, ang boss na kalaban, death. And our faith overcometh death. Faith is the victory. Death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? Di ba pag kahit sinong tao, ha, pag mamatay, natatakot? So ang sabi ng Bible, kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, the strength of sin is the law, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Faith that overcomes. The consequence of knowing and loving God is keeping His commandments. Amen? That's a consequence of knowing and loving God. There is a challenge for you to overcome. Young people, in a time when everybody is in love with the world, in a time when a lot of people are entangled with the world, the challenge is not to love the world, but to overcome the world. And finally, the certainty of our victory, ang kasiguraduhan ng ating tagumpay. Alam nyo, minsan nakaka-discourage na sumunod sa Panginoon. Di ba nakaka-discourage kung minsan? Madaming pinanggagalingan ang discouragements natin sa pagsunod sa Panginoon. Minsan nakakapagod. Di ba? Nakakapagod. Pero ipapahinga mo na lang, ipupunta mo pa sa church. Ipapahinga mo lang, ikakanta mo pa. Di ba? May nagmo-module ka na, nagde-devotion pa. Ang hirap kaya. Di ba? Pero mo, naggagawa ka na ng school projects, kailangan pa umattend ng practice. But remember that after all these things, our victory is certain. Faith
that overcomes. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. And I want you to remember that faith is the victory that overcomes the world. Every head bowed and every eye closed, tayo ay lalapit sa Panginoon sa panalangin. I don't know what you've been struggling with, but the Bible says, love not the world, neither the things that are in the world. For if any man love the world, the love of the Father is not in him. Friendship with the world is enmity with God. So if there's anything that you're struggling with, I'd like to tell you today, the Bible says, our faith is able to overcome the world. The lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Be not weary, be not weary. Our victory is sure. Panginoon, salamat po sa hapong ito. Kami, Panginoon, ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba. Alam namin, Panginoon, na kami ay tinawag mo upang labanan ang sanlibutan, Panginoon, labanan ang sistema ng mundong ito. At kami, Panginoon, may tiyak na katagumpayan sa pamamagitan mo. Oh, how we long for that day when every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Thank you, O Lord, for giving us this faith that is able to overcome the world. Lord, grant us this faith, and when you see this faith, dear God, may you be pleased. Panginoon, patawad po sa lahat ng aming pagkakamali, sa lahat ng aming pagkakasala. Panginoon, kami po ay mahina at walang kakayanan kung wala ka. Subalit sa pananampalataya, Panginoon, kaya po naming magwagi sa lahat ng bagay, Panginoon, na siyang ilalagay ng kaaway sa aming harapan.